Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayong umaga, ang topic ko po is all about ano ba ang purpose ng National ID. So, naalala ko po kasi kahapon ay pumunta ako sa PSA or Philippine Statistics Authority. So napaka-advantage kung alam mo na merong opisina sa lugar ninyo na city. Kasi kadalasan kasi talaga ngayon is yung iba nagbahay-bahay talaga sa bawat munisipyo, sa bawat barangay para bigyan ng transaksyon kung kailan yung punta mo sa mismong area kung saan pwede magkuha ng National ID. So yung iba naman ay online talaga, so kailangan mo pa mag-register sa PhilSAIS. Pero good news, pag gusto mo talaga ng mas madali at hindi masyado mahaba yung pila, mas maganda kung pupunta kayo sa Philippine Statistics Authority sa city ninyo. Kasi kahapon pumunta ako sa Philippine Statistics Authority sa Tagbilaran City. Kumuha ako ng National ID. So, bago nyo po malaman kung ano ba yung national purpose ng National ID, huwag nyo munang kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-follow nyo na rin yung aking notification bell para mas maging updated kayo sa mga susunod ko na videos. So, ano ba ang purpose ng National ID? So, yun yung unang tanong. So, ang purpose ng National ID ay magsilbing pagkakilanlan ng Pilipino. So, napaka-importante na malaman mo na magsilbing patunay na pagkakilanlan ng Pilipino. So, layunin ng National ID ay para mas mapabilis, simple at ligtas yung transaksyon mo sa pribadong sektor. So, mas mapadali at mapabilis yung transaksyon mo sa mga pribadong sektor at kung ikaw ay gusto mong kumuha ng mga social welfare benefits kagaya ng SS, PhilHealth, Pag-ibig or meron kang transaksyon na gusto mong kumuha ng mga driver's license, NBI, police or may kinalaman sa buwis, napaka-advantage kasi mas madali yung proseso. So at the same time, pag ikaw ay mag-enroll sa mga schools o universities, mas madali yung process mo. At kung ikaw naman ay mag-open ng bank account, mas madali yung process. Kaya importante na meron tayong National ID. So, ipapakita ko po sa inyo yung ID na pinasa ko. So, hindi ko na masyadong ibukano yung pangalan ko kasi para sa security. Ito yung pinasa ko kahapon na valid ID para magpagawa ng National ID. So, ito naman yung transaction slip. So, ang purpose nitong transaction slip ay para pag i-deliver na sa area ninyo or sa post office kung saan ka mang munisipyo, ito yung i-present mo para ma-claim mo talaga yung National ID na card talaga. So, ano ba yung mga proseso doon sa National ID pag ikaw ay pupunta sa Philippine Statistics Authority? So, una, pagpasok mo sa loob, talagang merong tao doon na mag-entertain sa'yo at merong mga questionnaire doon about COVID. May mga simptomas ka ba na merong ubo, sipon, meron ka bang lagnat, or meron ka bang naka-encounter na taong positive? So yun yung mga question, meron lang naman doon nakalagay yes or no lang. So mayroong nakasulat doon kung ano yung pangalan mo, ilang taon ka na, edad mo, at yung present address mo. So yun lang, pag once na okay na yun, na process na yun, ilipat ka nila sa ibang counter. Meron naman ibang tao na mag-a-assist sa'yo para i-process talaga ng maayos yung ID mo. So I remember kahapon na punta ko sa PSA ay yun, kung ano yung nakasulat na information about sa ID na binibigay mo, itatype nila yon. Tapos pag matype nila yon, ipa-double check nila sa iyo kung tama ba talaga yung information na nakasulat. Tapos pag sabihin mong okay, tama lahat, pipicturan ka nila. So sa pagpicture, meron silang parang linte na yung papasok mo yung, meron karang ganun na forma na papasok mo yung mata na ganun, tapos merong parang salamin o yung merong salamin doon na makikita mo na nakasentro talaga yung mata mo. Tapos pag napicture na yon, meron namang ibang proseso. So kailangan mo ng fingerprint.
So sa fingerprint, ang unang kailangan gawin is yung apat na kamay mo, i-fingerprint nila hanggang sa mag-read lahat, o mag-green lahat, at talagang nagre-reading talaga. Tapos pag okay na yung kaliwa, ito naman yung kanan, ito naman i-fingerprint mo. Pag okay na, naging green na, at complete na yung ano, ito naman yung susunod. Kailangan to i-fingerprint, yung kaliwang kamay mo. Tapos, pag okay na, nag-reading na, complete na, ito naman yung kanan, i-fingerprint mo. Kaya, yun yung mga process na kailangan mo malaman sa pagkuha ng National ID sa PSA. So, ang importante, antayin mo lang yung text kasi magte-text sa'yo yung PhilSys or Philippine Statistics Authority kung i-deliver na sa area ninyo yung National ID. So, antayin mo lang yung text. So, sana makakatulong to para magkaroon kayo ng idea paano ba kumuha ng National ID. So, yun lang po. Maraming maraming salamat po.